So, ayan guys, nagbabalik ang inyong lingkod. Achiever, siguro kilala mo na ako. Ako ang iyong criminalistic dito sa YouTube. Achiever, kung first time ka sa akin channel. So, maraming salamat sa inyong pag-subscribe at pagtanghilik sa ating at pagtitiwala sa ating kalaman. So, ayan guys, tulad ng ipinangako ko sa inyo, maghahanap tayo ng 5 pwede nating paglagakan na investment ng ating savings, kasi hindi sapat yung savings lang, hindi mahina, hindi madudubol yung pera natin kahit sa mahabang panahon. So ngayon, ito mayroon akong nahanap, so summary lamang ito, so kayo na ang mag-research kung paano ito at kung saan makikita, pero yung main brief na keywords ay ibibigay ko sa inyo, diba? Ang number one ditong investment, kung talagang meron kang pera ngayon na konti lang, 100k o more, ang number one ditong investment ay ang real estate. So, ang real estate ay napakagandang investment. Kaya lang guys, sabi ko nga sa inyo, sa mga siguro sa OFW or sa mga ilang-ilan sa atin, pwedeng i-afford to, napakagandang investment yung real estate. Kasi ka, binili mo ngayon yan, wala kang ginagawa, hayaan mo lang, hawak mo lang titulo. After 5 years to 10 years or 20 years, ang taas na ng value niyan. Diba? Kilala nyo ba yung pinakamayaman na tao dito sa atin, sa Pilipinas? Diba yun ang trabaho niya? Real estate. Ang yaman niya na, diba? Sino nga ba yun? Yun. So, ayun, sa mga tulad nating empleyado nga at hindi wala tayong cash na agad ng 100,000 to kalahating million o 1 million, ito tayo, pwede to, mutual fund. So, yung mutual funds naman ay ito yung mga maliliit na pera natin, no? Tulad ng 100 isang araw o 20 pesos, 50 pesos isang araw, ay ilalaga ko sa isang lalagyan at iniipon yan. So ngayon, meron yung financial expert at mayroon pa yung mga overseer na financial expert din, nag-i-evaluate. So, doon iniipon yung mutual fund. At inilalagak nila sa mga kumpanyang malalakas at nagbibigay ng interest. So, dito, itong mutual fund, mataas din ang bigayan dito. Depende sa stock market. Pwede kang bigyan ng, siguro ang lowest dito ang 10% annual. So, pwedeng 22% annual or more. Diba? So, hahanapin nyo lang. Makikita nyo to sa mga banko. Meron silang mutual fund. Sa mga other legitimate ano pa. Huwag kayong papaskam ha. Pag inoperan kayong 10% isang buwan, tumakbo na kayo. Scam yun. Ayun. So, ang pangatlo dito ay ang ano. Maraming legitimate na ano ngayon. VUL insurance. So itong mga VUL o variable universal life insurance, VUL kung tawagin, ay nagbibigay sila guys ng lifetime investment o payable of 10 years sa halagang 100 pesos isang araw, granted or forecasting ka na mayroon kang 1.4 after 20 years or majority or 10 years bayad ka na, aantayin mo na lang may duration, pero pwede mo i-cash yung kalahating million pagdating ng 10 years. Tulad ako, meron akong pinasok na isang VUL na naguhulog tayo ng 3,100 pesos. Sus, bilanggam. 3,100 pesos isang buwan. So, in 10 years, bayad na ako doon. So, it's granted, automatic. Forecasting 600,000 pesos. So, upon 20 years, it's equivalent forecasting of 1.4 million. Forecasting yun. So, pwede na. Diba? In the first place, insured ka kung breadwinner ka. Ito ay potential pa na maging pera. Ayun guys. Si Pag-ibig, kung ikaw ay member ng Pag-ibig, meron silang program na tinatawag nilang MP2 na nagbibigay din ng interest na 8% above. Ang huling check ko dyan,
10%. O kung tuloy-tuloy kang magsisave, ay, bibigyan ka ng 8% above o minimum of 10 years of 10%, malaki ang maiipon mo. So, malaki ang return ng pera mo. Diba? Yun, guys. So, ang ano dito, yung isa ko pang nakita, yung government fund. Kaya lang itong government fund, medyo madalang to. So, occasional lang to. I-check nyo lang sa mga government fund o sa banko kung meron silang ino-offer na government fund. Ito ay nagbibigay din ng, parang yung pera natin ay inuutang ng state at tutubuan nila. At bibigay nila yan, annual yung interest. So, kung hahayaan mo lang yan, so may ipon yan. So, yan guys. Gaya ng pinangako ko, sama-sama tayong i-hit yung 1.5 million. So, wag, lalong-lalo na yung mga iba dyan na kumikita talagang malaki, huwag niyong pakawalan. So, maraming salamat. Hanggang sa muli, ang iyong lingkod, Achiever. Don't forget to subscribe.